Okay, katatapos lang kasi mag-charge. So, nag-solve muna ako bago ako mag-vlog ulit. So, di ba importante anong oras ako nag-record? Di ba? Basta, inuuna ko muna itong mas importante. Well, katatapos ko lang mag-search about computer typography. Yung mga fonts. Para in tune with the pag-design ko ng font. Sulod naman yun, yung clips, inch, millimeters. Inuna ko muna yung fonts. Then yung kanina, sinusulat ko yung about sa CD. Diba? Yung part to nun is yung CD diffraction na nade-diffract mo yung light. Nakikita mo yung kung paano yung sequence ng paglalagay ng audio data track. So, ibig sabihin, kagaya sa isang hard drive, ang CD meron siyang tinatawag na logical block address. No? Dinidivide mo yung logical block address by the sampling rate, which is about 176,400, para makuha mo yung 1 over 75 second of a sound. O yun, no, tama. 0.013 seconds yung isang sound na yun. So isipin mo, ganun kalaki yung sa CD, yung 74 minutes. Di ba? Yung every bit of a sound na yun, 0.013 yung equivalent. Kaya very ano tayo. Sa computer typography naman, maano mo rin yung mga fonts. No, meron mo nilabas yung Wikipedia na hanggang ano eh. Hanggang 108 point na ang pinaka 108 na point is 35.1 millimeters. So isipin mo kung 108 yon, tapos 35.1 millimeter yon. Sa isang text box o sa isang form, yung title ng form, gano'n nakalaki yung 35.1, bali baka 1/4 o 1/5 na ng isang form. So dapat gano'n yung estimation mo. Kung dapat alam mo itong mga ganito, eh kasi ako hindi ko naman matatansya yun. Dahil dispalingado nga yung kamay ko, di ba? So, bago ako magdadrag sa properties ng mga font, ano, ayusin ko muna para maayos. So, kagaya ng nasabi ko dati, ito yung aking kakampi, numero, para makapag-design tayo ng maayos. Ganun talaga kahirap eh. Kailangan nating dumani the hard way. Kasi meron tayong weaknesses. Minsan naman, yun lang naman, kapag meron kang weaknesses, talagang you will go the hard way. You would go double time, triple time, para lang ma-achieve yung nararating ng usual na normal na tao. Kasi nga, gaya ko, di ba? Eh sila kasi pwede na dahil equip na sila with ano. Siguro ito, extra na sa kanila to. Hindi naman extra sa kanila to. Kung sa akin, extra. Eh baka sa kanila eh, hindi na. Umaga, routine na nila to. Kung talagang magaling sila, given naman, may magaling talaga. Kailangan tanggapin natin yon. Yun ang competition ngayon eh. Hindi lang dito, pati sa ibang bansa. Kailangan ka rin na talaga magsunog ng kilay. Iba yung natutunan mo sa work eh. Iba rin yung sasabihin mo sa'yo na aral. Kasi kagaya ngayon, pandemic, di ba? May time akong upuan kung ano yung mga dapat. Para pagdating ko sa, alam mo, nagko-computer ako sa RFC, once na mag-decide ako ng ano, mas madali sa akin. Kasi hindi ka gaya nung ako pag nagko-computer ka, then hindi mo maupuan. Dalawa yun, pinagsasabay mo eh. Kaya at least ito, nagkakaroon ako ng time na aralin. Para less na yun, less na ako mag-isip. Kumbaga, ang pag-iisipan ko na lang yung kailangan talaga pag actual hands-on. Pag nandun ako, iba na yung focus ko. Kasi alam ko na to. Diba? Ganun dapat. Kasi double stress yun eh. Eh, whereas kung mag-concentrate ka muna sa isa, then pag nag-hands-on ka, tsaka mo i-apply. Diba? Doon mo naman makikita yun. So, yun lang. Pati yung sa DVD. Yung track piece nila is about
sa CDA kasi mga 1.72 ata yun. Kanya natin dito. Tingnan natin ha. Ayun, 1.52 micrometer sa CD. Yung track pitch o yung distance between tracks sa DVD, 0.74. Kasi mas malaki yung DVD eh. Kaya yung distansya niya mas maliit. Oh, so ganyan yung mga nakuha kong additional information. Pero syempre, aside from this, research din tayo about optics and acoustics. Okay? Kailangan natin samahan yun kasi gumagamit tayo ng optical storage eh. Kahit sa USB, may part din doon na optical eh. May part din doon na acoustics. Excuse me, especially optics. Kasi may mga videos doon. Yung USB kasi is parang synonymous to a CD. Kaso mas portable. So, yun. Acoustics and optics. Yun na, as you may recall, areas din ng physics yun. Yun yung areas ng physics. Kasi ang areas ng physics is mechanics, dynamics, yung mga ganun. Pag sa sound, sa dynamics, yung movement ng objects, yung sa mechanics is yung mechanical, simple machines, yung mechanics. Pag gumagamit ka ng tools, that's mechanics. Di ba? Yung sa actual mechanical advantage, ganyan, yung efficiency, ganun yung mechanical yun. Yeah. And then, yun na nga, sa sounds, acoustics, and sa optical, optics. Kasi yun yung mga principles na gagamitin mo rin sa robotics. Di ba? Meron tayong tinatawag na computer vision. May optics yun. So, hindi pwedeng mawala yung sa yung ano nun kasi yun yung scientific background ng computer vision na tinatawag. Tsaka ng robotics. Oh. Kasi yung sa robotics naman, yun din, ano rin yun? Mechanics din yun. Yung mga actuators, paano gumagalaw? Yung mga actuators, yung mga joints ng mga robotic arms, robotic legs, yung mga ganun. Lahat yan is may scientific principle behind. So, isa-isayin natin yan. At kahit yung assembly language, pang magpo-program ka ng robots, parang low level yung gagamitin mo. So, to command, depende. Hindi pa naman ako naka-ano. But sana, maka-encounter tayo. So, yun. Last vlog na to, kahit na mas content, kaya na sinasabi ko, hindi naman ako particular sa audience kung gano'ng karami. Basta importante, may nag-view. Diba? At makapag-vlog ako para ma-share rin naman sa inyo. So, good evening sa lahat and see you tomorrow. Subscribe, hit the notification bell. So, yun lang ha.